ceremony sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin sa pamuna ng Tanawan Evangelical Alliance of Ministries. Mapagpala ng umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay special na araw para sa akin kasi ngayon po yung aming ika-46 wedding anniversary. Ang sabi po natin ay yung huwag magsasawa sa pananalangin. Sa Gospel of Luke chapter 18, 1-8, ito po sinasabi, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawawala ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod din iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng karunungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang matagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang karunungan sa kanyang mga hinirang na dumadaan sa kanya araw-gabi? Siya na kaya'y paghihintayin niya ng matagal. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang karunungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga tao na may pananampalataya. So, kung ang tao po ay nagbibigay ng maagap na sagot doon po sa mga kahilingan, lalo na po ang Diyos. Kaya lamang po mayroon pong kondisyon. Ang problema po ay ito, sa verse 8. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit pagbabalik ng tao, ay may darating pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? Eh, importante po yung ating pananampalataya sa Diyos. Hindi po lahat ng aking panalangin ay tinutugon agad. Pero nagpapatuloy, ano? Huwag po tayong magsasawa sa ating pong pananalangin. Ang Diyos ay tutugon sa anumang pakahilingan po natin. Tayo po yung manalangin. Mapagpalang Diyos at aming Ama, kami po'y muling napupuri sa inyo sa magandang araw na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat po sa mga leaders na inyong pinili, itinalaga para sa siyudad ng Tanawan, mula po sa aming minamahal na mayor, vice mayor, mga city councilors, sa lahat ng mga kawani ng city hall, sa mga department heads. Salamat po Panginoon sa bawat isa po sa kanila, maging sa aming pong mga kapulisan at sa lahat ng mga empleyado dito po sa city hall. Salamat po Panginoon sa inyong patnubay at naway ang inyong pong inspirasyon, patuloy niyo pong ipagkaloob sa amin. Huwag kami magsasawa sa aming paghiling sa inyo dahil kay Diyos na nagbibigay sa takdang kapanahunan. Muli, amin pong ibinabalik sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mangyaring humarap po sa ating pambansang Watawat. Awitin po natin ang pambansang awit ng Pilipinas na susundan ng opisyal na himno ng Tanawan, ang Tanawan Bayan Ko. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib.
Pagkatapos po ang inyong mga kanakamay sa anyo ng panunumpa. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatan ng panunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisa na may tangal, katalungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayan ng Diyos, mga kalikasan, mga tao at mga bansa. Panunumpa ng lingkod bayan. Ako'y isang lingkod bayan, katungkulan ko ang maglingkod ng buong katapatan at kahusayan at makatulong sa katatagan at kaunlaran ng ating bayan. Sisikapin kong patuloy na maragdagan ang aking kaalaman. Magiging bahagi ako ng kaayusan at kapayapaan sa pamahalaan. Susunod at tutulong ako sa pagpapatupad ng mga umiiral na batas at alintuntunin na walang kinikilingan. Isasalang-alang ko ang interes ng nakararami bago ang pansarili kong kapakanan. Isusulong ko ang mga programang mag-aangat sa antas ng kabuhayan ng mamamayan. Aktibo akong makikibahagi sa mga dakilang layunin sa lipunan. Hindi ako magiging bahagi at isisiwalat ko ang anumang katiwalian na makakaabot sa aking kaalaman. Gagawin kong kapaki-pakinabang ang bawat sandali sa lahat ng panahon. Sisikapin kong makatugon sa hamon ng lingkod bayan. Ang lahat ng ito para sa dakilang lumikha at sa ating bayan. Kasi hanwa ako ng may kapal. Maraming salamat po. Makakaharap na po ang bawat isa. At upang katawanin ang minamahal na ating City Vice Mayor, the Honorable Attorney Hermine Hildo G. Trinidad Jr., mga kababayan, malugod po nating pakinggan ang mensahe mula po sa ating minamahal na acting City Vice Mayor, the Honorable Joseph M. Castillo. Okay, maraming salamat sa ating mga guro ng palatuntunan, kay Lito De Sagun. Una po ang aking pagbati sa ating ina ng ating punong lungsod, walang iba, kundi si Mayor Angeline Sweet Halili, ang ating Vice Mayor, Attorney Junjun Trinidad, sa aking mga kasama sa konseho, narito po si Councilor Glenwin Gonzalez, Councilor Herman De Sagun, Councilor Sailin Marqueses, Councilor Crystal Guelos, Councilor Rani Fruelda, sa lahat po ng mga department heads na naririto ngayon, mga executive assistants, sa ating mga taga Bureau of Fire, magandang umaga. Sa lahat po ng naririto, magandang umaga po. Ngayon po ay Lunes na naman ho, ano ho. Nagtaas ho tayo ng bandera. Akin hong iniisip simula ho nung tayo ay nag-flag raising ceremony. Habang tinataas natin ho yung bandera, dapat ang pananaw ho natin ay may pag-asa. Parang katulad ho ng gera. Kapag ka ho ang gera, meron naka-half-mask. Tayo ay may gera din na ipinaglalaban. Ito hong ating pandemya na kinakaharap. Buong Pilipinas ho at buong mundo ang nakadadanas ho nito. Subalit, hindi ho natin dapat pigilin ang pagtuloy ng buhay. Kaya nakakatuwa hong isipin pang-apat na ho na Lunes na mayroon na ho tayong flag raising ceremony, ay ipinakikita ho natin na mayroong pag-asa. At sana ho naman sa lahat ho ng mga empleyado na naririto ho sa lunsod ho ng Tanawan,
ay patuloy ho tayo maglilingkod, hindi lang po sa ating sarili, kundi isipin po natin ang ating bayan at mamamayan. Ang atin hong pinaglilingkuran ay ang mga tao. Ano ho? At sana ho naman, dalangin din ho natin, katulong ho ang mga pari, mga pastor, ang lahat ho ng mga religious leaders, idalangin ho natin na sana huminto na ang ating pandemyang kinakaharap. At dito sa Pilipinas, sa Tanawan, ay lumit na ho ang bilang ng mga COVID patient ho natin. So, wala naman ho akong ibang sasabihin at gusto ko lamang din hong batiin si Ma'am Vicky Javier. Nakita ko sa Facebook yung pong accreditation ng lahat ng mga daycare workers natin. Yung mga daycare centers po natin ay lahat po ay nakapasa. Katunayan ay dalawa ho sa ating barangay ang napili o nahirang na most ano ka tawag doon? Outstanding daycare workers. Ano ho? Ang barangay Mabini at barangay Balele. So congratulations sa inyo, Ma'am Vicky. Palakpakan naman ho natin ang tanggapan ho ni Ma'am Vicky. So yung po ay nagpapatunay na sa kalikod ng pandemya ay tuloy ang ating serbisyo at sa pamamagitan nito ay magiging ehemplo at huwaran. So sa inyong lahat, magandang umaga. God bless us all. Thank you. Maraming salamat po, kagalang-galang Joseph M. Castillo. At ngayon naman po, pakinggan po natin ang mensahe mula po sa katuwang at katulong ng ating minamahal na ina ng ating lungsod, the Honorable Mary Angeline Eason Halili, sa pamamalakad po sa Executive Branch, our Acting City Administrator and City Legal Officer, Attorney Ferdinand Q. Perez. Maraming salamat, Talits. Good morning, good morning! Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ngalan po ng ating punong lungsod, Mayor Angeline Sweet Halili, ang aking pagbati po sa inyong lahat, gaya po ng, hindi ko na po iisa-isahin, nabanggit na po kanina ni ating Vice Mayor Joseph Castillo. Kagaya po ng nabanggit kanina sa ating gospel reading, patuloy po tayong manalangin sapagkat ang ating pong mga panalangin ay dinidinig ng ating Panginoon Diyos. At patuloy po ang ating panalangin na malampasan po natin ang kasalukuyang pandemya at ang banta ng Taal po. For this morning, I just want to impart to you na sa kabila ng lahat nito, we have to be happy because happiness is a choice. And sabihin niyo sa sarili niyo, I choose to be happy. I choose to be happy. Yan. At maging positive ang outlook natin. Be positive, pero hindi yung COVID positive. Ano po? And always face the sunshine and your shadow will fall back on you. So, gaya po ng binabanggit pati ng ating mayor, ang kanyang priority project po, malapit na pong magsimula ang ating pong Tanawan City Hospital. At of course, sa tulong po at suporta ng ating sangguniang panlungsod sa pamumuno po ni Vice Mayor Junjun Trinidad, Attorney Junjun Trinidad at mga miyembro po ng sangguniang panlungsod. Malapit na po at yan po ay bilang katuparan sa ipinangako po ni Mayor Tony Halili sa lahat ng mga Tanawenyo. Kaya muli po sa inyong lahat, patuloy po tayong magtulungan, magsikap, magbigay ng magandang serbisyo sa publiko. Makakaraos po tayo and we will all be happy. Okay? So muli, magandang umaga po sa inyong lahat. God bless us all.
Maraming salamat po, Attorney Ferdinand Chu Perez. And announcement po mula po sa tanggapan ng CDRRMO, sa darating po na June 10, 2021, ito po ay Huwebes, sa ganap na 9 o'clock po ng umaga, gaganapin po ang Second Quarter National Simultaneous Earthquake Drill or NSED. Ang City Government of Tanawan ay inaasahan at minamandato pong lumahok sa gaganaping activity dito po sa ating New City Hall. At inaasahan po ang pakikisa ng lahat. Ito po muli ay sa Huwebes, June 10, 9 a.m. po. At dito na po nagtatapos ang ating...